may surprise pa tayo. Oh yeah! Hi there everyone! Welcome back to another episode of Unbox Properties PH Open House Tour. I'm Belle and this is Architect Nerick, my husband. So, andito po kami ulit ngayon para ipakita yung new house because we have a new house here in San Fernando, Pampanga. Actually, Angeles na siya. Pulong Bulo. Pulong Bulo, yeah. Pulong Bulo is part na siya ng Angeles, no? Angeles. Sorry, Pampangan. But it's near SM Talabastagan. Yun, near siya ng SM Talabastagan, which is boundary ng Angeles and San Fernando. Pero yung subdivision is part of Pulong Bulo, Angeles City. So, the lot size of this property is 185 square meters and the total floor area is 250 square meters. So, actually, malaki siya dahil corner lot siya, di ba? Yeah, that's the bonus. Natin. This property is a corner lot. So, yung iba naghahanap ng mga corner lot. Ano ba ang advantage ng corner lot? Actually, yung advantage ng corner lot is meron siyang dalawang facade. Yung nasa may front niya and is either left or right. So, yung advantage part niya, well-ventilated yung mga lot na corner since wala silang katabi on the other side. And mas maraming option to design the facade of it. So, kumbaga, mas malapad yung nagiging facade niya. So, now we're here sa garage ng house. So we have here your two-car garage. You can fit at least two SUVs, two pickup. And then yung size niya, standard naman, no? Mataas. Ang vertical clearance niya, kasyang-kasya at least. Kahit nakalif yung mga sasakyan nyo, 4x4 man yan, kasyang-kasya dito. Yung vertical clearance niya is at least 2.7 in height. Tapos yung width niya, kitang-kita naman, sobrang haba. So kahit yung mga malalaking van or yung mga malalaking mga full-size SUV, sakong-sak din sa mga dimension ng mga carports natin. Then right behind me, pakita na din natin. This one you can consider as your outdoor living area or lanai. Actually, very strategic yung placement ng lanai natin. Since nakita naman natin, mahilig mag-gathering yung mga Pinoy. Multi-purpose yung nagiging function ng garahe natin. For like example, wala nakagarahe, i-street parking natin sila, magiging function hall tong area na to. Tapos imagine, nandito yung mga pagkain na nilalantakamihan. Yung mga Shanghai tsaka yung mga ano natin. Tama. Ayun, ganun yung parang naging strategic planning ng architect na gumawa nito na yung lanai is adjacent sa may carport para at least magiging function or magiging shared space yung lanai and yung carport. Pwede na lang magamit just in case na may party sila, no? Or yan, oo. And now, on this side is your side garden. Well, hindi pa siya naka-landscape. When you purchase this house, you will decide kung ila-landscape ba yan or as is din siyang ganito, no? Actually, yung kagandahan ng mga ganitong non-furnished or hindi furnished na mga property, merong flexibility or parang may personal touches yung mga home buyers natin. So, kung ano man gusto nilang kabit, i-develop nila as paved area or unpaved. It's up to them na lang. And then this property is a single detached. Single detached meaning to say wala siyang firewall na part ng livable space. Let's move there. And by the way, highway. Ito pala. Ipopromote lang namin yung coffee shop ng tropa namin. Lagay mo sa ilalim yung link nila. B-Coffee lang sa ka lang. Lakas to. Pag inun mo. May sipa. Kuya Elvin, baka naman. So, go back. This one is your entry porch. And then doon, meron pa siyang space right here. You can have this as your packet garden. And now on this side then is yung paikot doon is also your garden. Again, ilalandscape na lang yan when purchase this house. Ang advantage naman na may mga packet garden for like example rainy season, meron kang place to serve as your catch basin. So meaning to say kapag pave lahat yung area mo sa may carport and your porch, at least meron kang space to drop your water or parang yung mga tubig ulan doon sila dinadala. Parang ganun ang nagiging concept. Kaya at least as much as possible, meron tayo mga unpaved surface area for ma-absorb yung rainwater natin. Okay, pasok na tayo. Sige. But wait. You're wrong. Let's also appreciate this. Baka magalit yung mga followers nyo. Nakikilam daw ako sa kanya. Huwag kayo iya. This main door. Sorry. Okay, pero let's be thankful sa ating mga viewers, no? Sa mga nanonood sa atin. Pampadagdag yung mga yan. So, ito, like dun sa mga other houses na ina-house tour natin, familiar itong ganitong design sa main entry door nila, no? This fluted panel, right? Fluted panel. Kabisado na natin yan. Kapag modern yung mga houses na pinifeature natin, most of the prominent design elements is at least horizontal and vertical lines. Para at least nandun pa rin yung na-incorporate yung modernity or parang nagiging modern yung mga touches ng mga design ng bahay. Now, welcome!
your living area. So as you can see, this one is a double height ceiling. And magpapansin nyo, may provision na yan for chandelier. Kayo na lang bahala, kayo na lang mamimili kung ano bang klaseng design na chandelier ang babagay sa house na to. Yun ang na-mention ko kanina, ito yung advantage nung non-furnish yung property. Mm-hmm. Kayong bahala mag-set up ng mga furnitures nyo from living, dining, and kitchen. Pero may mga iilan na, halimbawa, merong gustong mga ideas na na-incorporate. We're willing to help if you're interested to buy this property. Or gusto namin kayong tulungan in terms of designing the interior space of the property. So, this space is for your? Television. Yan, tama. 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 Television, nandito na din yung mga switch. Yeah. Now, after your living area is your dining area. Well, it's an open concept. Open concept planning. Meaning to say, walang partition from living, dining, and kitchen. Na-mention din ni Belle kanina yung total floor area niya. Hindi siya ganun kalaki in some sort kasi limited din naman that area natin. Kaya as much as possible on these types of property, open planning yung pinaka-advisable na separation or planning natin from the ground floor. Mga ilang kasya ang ano dito sa dining? Siguro maximum of 8. Tapos customized by 10. Kung makakahanap ng mga 10-seater na customized yung dimension niya, pasok pa naman dito since pahaba pero hindi na siya advisable na palapad kasi tatamaan na yung living area natin. So this one, meron na din siyang provision for your drop lights. No, so again, you can choose whatever you want drop lights na gusto niyo for this house. And then right here, you have your sliding door access to your... Anong masasabi natin dito? Ako, para sa akin, this area is for your storage area or provision for storage area. Paano masabi? Kasi maglagay lang tayo ng grills dito. Tapos dito sa may side na to or sa may gilid na to, may steel grill. Parang pwede na itong provision for additional space for your storage area. Since adjacent siya sa may dirty kitchen, knowing yung mga gamit nating bahay, kapag napuno yan, wala na tayong space for that specific gamit natin or mga clutter natin. So, this part, napansin natin doon sa kaninang area doon, is open siya and unpaved. And itong part na to is paved, so meaning to say, enclosures na lang yung kulang dito. Pwede na siyang maging storage kapag ginamit na siya. And knowing kapag na-purchase na siya, dadami yung mga gamit natin. Tama. And provision to for that specific purpose. Para sa akin lang ha, kasi meron tayong na-mention natin kanina, meron siyang lanay dun sa may part ng may carport, which is much more functional compared to this part. Pero nasa kanila kung ano gusto nilang gawin, pwede din sila maglagay ng coffee table right here. Pwede rin siyang maging part ng ano, at least lanay number 1, lanay number 2. And also, pasensya na sa mga naririnig nyo because sa likod may ginagawa. May dinedevelop pang mga ano. Ito yung na-mention ko kanina, kaya para sa akin, pwede siyang maging storage kasi adjacent siya sa may dirty kitchen sa likod. So, dito yung dirty kitchen natin, ni-explain ni Belle kasi sumusobra na ako sa words kasi sabi ng mga ano, dapat limited lang. At least, ba, pinapakinggan natin pinapakinggan natin. So, this one is your dirty kitchen or your service area. So, sa mga nagluluto ng mga dry mga tuyo, ganyan, diba? So, dito pwede silang dirty kitchen, tapos nandun na yung service area mo for your laundry. Yes. Tapos meron na rin tayo yung mga overhead cupboards na sana soft close sila. Soft close yan. Ay. So, you have here your one sink for your laundry here. Provision for washing machine. Washing machine, and then dito, para sa sampayan. Pwede, drying area, or as I mentioned, pwede sa kabila. Or kung nandito yung araw, pwede dito, or if either nandito sa kabila, kung hindi mo siya gagamitin as your storage. So, ito yung service door going to your formal kitchen. So, welcome to your kitchen area. So, you have here your bar counter. You can have this as your breakfast nook. At least 3 chairs. Maximum of 3 lang. 3. Tapos yung layout natin for the kitchen is U-shape siya na may center aisle. Mm-hmm. So meaning to say, on both sides, meron tayong provisions for cabinetries. Tapos dito yung mga appliances natin for like microwave or yung mga ibang mga countertop appliances natin. And sa gitna, doon tayo naka-provide or naka-provision for range hood and range. So imagine, parang kang nasa nandito eh. Nagluluto ko ng Japanese. Magsiserve ka. Mahal pala ako mag-joke. Ayaw rin pala ng mga viewers na yung nag-joke. Huwag kayo iya. So you have here your double sink, your set, faucet, and then more cupboards. Cupboards natin, syempre. Lagi na natin sa soft close sila. Ano dito? Parang glossy? Glossy finish sila na laminated. Mm-hmm. Pero sa loob, ganun din yung finish nila. Pero some parts of it is duko. So, mas advisable din na naka-laminate to. Kasi para at least sear to maintain. Kasi yung mga glossy finish na ganito, punasan mo lang, nawawala na yung stain. Mm-hmm. Knowing yung kitchen is very dirt magnet. So, meaning to say, konting stain lang. Konting hawak lang sa mga cabinets natin, nagmamarka na talaga sila. So,
ideal din na gloss finish sila para mas madaling linisin. Tapos dito, you have here your parang pantry na, no? Somehow, parang pantry. Pero sa dami ng cabinetries natin, pwede natin parang siyang ano. Tapos provision for two-door ref. Two-door refrigerator, sara natin para di natin masyadong marinig sa labas. Okay. And then going here, meron tayong two doors. So this door is your first toilet and bath. So it's a full bath. You have here your sink, water closet, and your full enclosure na shower area. So yung kagandahan nga dito, makikita nyo sa mga bathrooms, full enclosure sila. Kasi yung ibang mga house, di ba, parang partial lang. Tapos of course, we have here your bedroom number one sa ground floor. Meron na rin siyang provision for wardrobe or closet, modular cabinets. Tapos ang at least dimension niya is 2.5 by 3 meters. Then, typical layout, plain ceiling. Yung floor finish natin is continuous kung ano yung finish natin sa ground floor spaces natin like living, dining, and kitchen. Ito yung na-mention namin kanina ng access going to your lanay na adjacent sa may carport. Tsaka ang kagandahan ng bahay, what I like about this house, for me personally, is sobrang linis na lang because of yung pagka-white na lang, yung mga wooden element. Yan, binibigyan tayo ng flexibility na, for like example, the buyer, gusto niya ng something na different tone for their interior nandoon eh, kasi wala pa tayong mga furnitures involved. So, mas maganda yung mga ganitong type for the specific buyer na gusto magkaroon ng mga personal touches sa mga properties nila. Tama. Tara sa second floor. Let's go. And also, kung mapapansin natin yung stairs, no, Ark, hindi siya, ano ba yun? Masikip pa sa Tagalog yun? Ano, yung malapad siya? Yeah, malapad. Malapad siya compared sa, actually, nasa standard naman yung stairs natin. Nagmumukha lang siya malapad kasi overlooking siya on the other side. Wala tayong wall involved dito, kaya nagmumukha siya malapad. And nakakadagdag din ng light and ventilation coming from the huge opening here on our landing stairs or landing of our stairs. Tsaka ang ganda siguro nito kapag nabigyan siya ng mga big curtains, no? And also, if you purchase this house, kung naghahanap kayo ng mga curtain and blinds, meron naman kaming mga i-offer. Yan. Pero knowing dito sa ano natin, second floor, usually lagi tayo nagla-land sa may open space kasi hindi advisable na mag-land tayo directly on our additional bedroom. For safety na rin na, for like example, bago kang gising, directly ka waring sa hagdan, di ba, na magkukos pa ng unwanted accident. So, dito sa second floor hallway natin, nagsiseparate between bedrooms, di ba? So, nandito na rin, or parang naririnig nyo na rin na dahil high ceiling tayo, nagkakaroon tayo ng much more lighting coming from the huge opening na na-mention ko kanina. So, anong unang papasukan natin pinto? So, this one is your common toilet and bath for your second floor. Again, so you have your sink, water closet, and shower area. Sobrang na pala sa 200. Babash na naman tayo yan, Hans. Another door. Tsaka kung mapapansin mo, Ark, lahat ng doors dito. Hindi mo napapansinin. Mababash na ako eh. Huwag kayo iiyak. Ang laking tulong kaya na nandito si Ark para samahan ako sa pag-host kasi nadi-discuss na yung mga technicalities. Hindi, ayaw ko nila ako dito. Last ko na to. Last na yung kontrata ko dito. No. Okay, anong bedroom to? Bedroom so, number 2 na, bedroom no? Bedroom number 2. Considering this bedroom number 2 has at least a pretty standard dimension. Tapos kung mapapansin nyo yung design ng mga openings natin, naka-provision na rin yung 4 headboards natin. So imagine nandito yung headboard with your built-in cabinet. Laminated finish sila both interior and exterior. Dito naman, ano, matte finish yung mga cabinetries natin. Siyempre parang ang pangit naman or parang at least meron variation from the textures of the bedroom cabinets. Pati doon sa mga kitchen cupboards natin. Tapos by the way, yung mga finishes ng mga doors natin is ready-made sila na laminated panel door. So meaning to say, built-in na sila, bibilihin mo na lang as is. Tapos mas matitibay silang klase since naka-laminate sila both front and back nila. Bedroom number 3. Yari na naman ako nito. So almost, or parang konti lang naman yung... The same lang naman ang dimension niya. Ang advantage lang nung kabila, meron siyang window. Pero dito wala siya since dito siguro is hindi siya firewall. Bedroom pa siya. Bedroom ba yung kabila. Pero in fairness naman, mapapansin niyo sa mga cabinetries nila, malalaki. From floor to ceiling yung mga cabinet. Tapos ano rin yun, ideal din yun na walang gap from the ceiling tsaka yung top of cabinet para hindi nag-accumulate ng alikabok. Tama na naman, pero sobrang ako sa words. Okay. So we have a space right here. Pwede tayo magkabit ng console cabinet dito or altar sa mga client natin very religious. Dito tayo nagpo-propose ng mga ano natin, yung mga lagayan ng mga santo or mga statue. Kaya pwede sila mga paintings or mga family pictures. O yung mga, di ba yung iba naglalagay sila ng mga parang living area or mga seating area dito. Siguro minimal lang, at least 2-seater kasha dito. So are you ready for your master bedroom? So this is your master
master bedroom. Wow. 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 Kasi may mga clients na naghahanap ng, you know, yung mga malalaking master bedroom. Pumunta si Han sa kabila para makita yung scale or yung dimension ng master bedroom natin. So, yeah. So, imagine you have your king size bed right here. Siguro doon sa part yung king size bed kasi dito yung provisions natin television. For TV. Oh. Okay. So, the king size bed right here. Tapos, parang mga sitting area or living area. Most probably, yung total floor area nito, just to give you an idea, is at least 22 to 23 square meters in total floor area. Excluding the walk-in closet and the ensuite toilet and bath. Wala pa rin dun yung balcony natin. So, this space itself is at least 20 to 22 square meters in total floor area alone. So, yung vertical clearance niya, mataas rin. Then, meron siya siyang access for your balcony. Hindi siya exclusive, no? Hindi siya. Oh, yun. Ito yung access niya, yung kaninang door na pinakita namin. So, access going here. So, lahat ng mga rooms dito, may access siya sa balcony na to. Tsaka yung balcony niya, in fairness naman, maluwag din eh, no? Oo. Tsaka yung balcony niya is parang nagiging shade na rin siya nung carport natin sa ilalim. Lagi ko rin sinasabi na yung parang major purpose ng balcony natin is to provide shade on our carport sa ilalim ng balcony natin. So, let's go back inside. So, this is your walk-in closet. So, you have here your vanity area, more closets, more cabinetries, and then ginagawa this door is your ensuite. Para makita yung scale. Ganun ako kalapad. Ayan. Your ensuite toilet and bath, I think may mga ginagawa pa sila dito. Kasi kung makikita nyo, iti maglalagay pa sila ng another sink right here. Here's another sink. You have your water closet and your shower area. Hans, meron din sila yung ano natin dito, favorite. Nilalagay ng toyo tsaka suka. Ano ba tawag doon? Ano yun to? Parang niche lang yung tawag natin dito. Niche. Na nagkakaroon lang siya ng naka-embed lang yung part na to para may lalagyan ng shampoo. Bath essentials. Oh, yes. Bath essentials. Kasi... Hindi toyo. Hindi toyo kasi yung sa Iron Man house namin, ginawa yung kitchen essentials tapos may mga kaldero dito. So, I think we're done. Hindi pa, may surprise pa tayo. Oh yeah, may surprise pa po kami kasi we have another house nakatabi lang nito. Oh, pero mag-summary na muna tayo. Mm-hmm. But okay. Let's do the recap for this specific house. All right, so the total lot area of this property is 185 square meters and the total floor area is 250 square meters. So you have 4 bedrooms, 3 toilet and bath. Pero yung mga other description niya, para sure na lang, no, ilalagay na lang namin dito or sa description below. Also, the price of this house. Pati yung contact number, kung saan nyo kami pwedeng kontakin if you're interested on this property. Mm-hmm. Lagi naman namin sinasabi yun. Kasi maganda pa rin na makita nyo personal yung bahay kasi iba pa rin sa video at saka sa personal na makikita nyo yung bahay. Yeah. And aside from that, marami pa kami mapapakita sa inyo na houses na kagaya nito. And tulad ng papakita namin next na house. Surprise. Basta, siya na magsasabi. It's a surprise. Yan. And it yung papakita namin surprise is para sa mga buyer natin na gusto nila magkatabi. Oo, pwede rin. Mm-hmm. Or kung gusto nila ng mga properties tulad nito, pero sa bilis ng market ng ganitong mga types of property, meron silang option. So, if you are interested, please, please, please don't hesitate to message us on our Facebook and Instagram account at Unbox Properties PH, helping you bring out your dream investment into reality. Call us and we'll make it happen. See you on our next open house tour, yung surprise namin. So stay tuned. Huwag ka muna magpapaalam. Tara na. Punta na tayo doon. Hey, just a quickly reminder, if you haven't subscribed yet to our YouTube channel, click that subscribe button so you won't miss any of our latest videos.